Hello mga ka-smile at saka po ako mga caregiver nandito sa Israel. Ayan, ito yung bagong bukas na KFC dito sa Allenby Street na babalaang siya ng Herbert Samuel Hotel na kung saan ay napag-utusan kami ng aking mga kasamahan na tatagbo sa namal na bumili muna ng aming makakain dito sa KFC. Ano, kasi nagsiselebrate ng birthday yung aking kasama na sa plot na si Joy. Kaya nautusan kaming dumaan muna kami dito at bumili. So ito na nga at kami ay magbabiyahin na papuntang namal with the cousin Jonah and Mildred. Okay, let's go. Yan, sa mga katulad kong bike lovers o gumagamit ng mga e-bike o scooter dito sa Israel, ayan, ingat-ingat tayo talaga dito sa pagdating sa along the road ng kahabaan ng Tel Aviv dito sa tabing dagat ay napakalakas ng hangin dito ano, at kailangan talagang mag-ingat-ingat tayo at saka sumunod din tayo dito sa traffic light at kalimitang maraming mga pulis dito ano, so standby muna tayo dito at nakita nyo naman yung iba na dumidiretso, ano, so, pero na lang kung clear talaga, ano, so, saka tayo. Yung, lalo na dito, may nanghuhulo dito sa part na yan. So, ingat-ingat kayo. 250 shekel din naman, pag kayo nasita at napakalaking pera na nun. So, ayan, so, nag-iingat tayo at sumusunod talaga tayo sa traffic light. Pero na lang talaga kung talagang clear, ayan, so, rumeretsada din tayo. So, nakita nyo naman kung gaano kaganda ang view dito sa kahabaan ng Allenby Street, ano, so talagang nakaka-relax sa magbike at napakalaking tulong kasi nga babayad ka na naman kung another Allenby to Namal, ang laki ha pag taxi, halos sa sumisigil yung mga taxi ng 50 shekel. 50 shekel in peso is 736.24, so yun yung equivalent amount sa peso. So yung iba ay mga yung mga taxi driver talagang ang gagawin nila ay rorota sila ng malayo ano, para makilaki yung sasabihin malayo pero napakalapit lang talaga ng Allenby to Namal. So ang ginagawa nila 50 to 60 shekel pa yung sisingilin sa'yo. So walang metro pag Saturday. So 60 shekel ay sa peso is 883.48. So ganun yung amount. Napakalaki diba mga kasmel, talagang napakalaki ng tipid ko pag ako ay nagbabike. So mga kasmel, kami mga caregiver dito ay pag kami magdi-day off ay binibigyan kami ng allowance ng aming amo ng 100 shekel. So ang 100 shekel, ang equivalent amount sa peso ay 1,472.47. So ganun kalaki yung pera na allowance namin, pero dito barya lang. Sa Pilipinas, malaki na yung 1,472.47 na pera. Ano? So, pag kami nag-day off lang. Dahil 100 shekel lang ang aming allowance, mga kasmel, kailangan namin maging wise sa pagbabudget ng aming allowance. So, bumili nga kami sa KFC at parang mahal, mga kasmel. Kasi 8 pieces pa lang na chicken ay nasa 80 shekel na plus drinks ay and fries na dalawa ay mag-a-add ka pa ng 52. Samantalang sa roaster chicken na palagi namin kinakainan ay 120 shekel marami ng chicken yon and then may drinks ka na doon. So parang ang mahal, ano, mas affordable ang roaster. Masarap din naman ang roaster. Tingin nga parang namahal lang kami. So, yun lang ang comment sa KFC and Roaster. Yung mga nakakain na dito sa KFC na bagong bukas, saan mas affordable kumain? Sa KFC o dito sa Roaster Chicken sa Yapo? So, para sa akin, mas affordable sa Yapo, mga kasmay. Sa KFC, okay sa Arab area. Talagang napakamura kasi walang tax di doon. Pero dito sa Tel Aviv area, mahal ang KFC, ano. So, mas prepared ko ang chicken roasters.
Sa mga katulad kong OFW, sino sa inyo ang binabalance yung pag-day off at pag-i-stay? O sino sa inyo ang palagi nalang stay sa trabaho at tinatawag nating workaholic? Ano? So, yung workaholic daw mga ka-smile ay yung causes daw, ay may kinalaman din daw sa stressful childhood being required to assume adult responsibilities at young age. So, ito ay experience na experience ko na kasi nga kami ay maliit pa lang ng mga bata ay kami na yung nagluluto, naglalaba, alam nyo na may mga panahon. Sino kayang relate sa inyo na ikaw ay 4 years old pa lang, maalam ka na magluto, maalam ko ng manguha ng panggatong at maalam ka ng kumuha ng mga gulay na inyong kakainin at gugulayin at lulutuin sa inyong bahay na mano-mano lang ang paglulutuan. Ano? So, ganun ako nabuhay yung mga ka-smile nung maliit pa. So, may kinalaman daw pala yung root ng workaholic. Ano? So, sino sa inyo dyan? So, sabi ay, a stressful childhood being required to assume adult responsibilities at young age. And having workaholic parents. So, ito yung namamana din, ano, kung nakikita sa ating mga magulang yung pagiging workaholic. Ano, so, kalimitan naman ng magulang natin ay, ano, talagang workaholic. Ewan ko lang sa iba ng mga magulang. So, maganda naman sana yung kalalabasan mga ka-smile na sabi nga dito, a stressful childhood being required to assume adult responsibility at young age. So, na maganda naman at young age ay maalam na ang bata, diba? Responsible na siya. So, napakaganda sana. Kaya lang, yung bad result nito na hanggang sa ngayon sa magiging workaholic natin, yung sobra-sobra na na halos ay hindi na tayo mag-day off at puro trabaho na lang tayo ang mga ka-smile. So, lalo na ngayon dito sa Israel, pa-next-stay ka ay napakalaki ng bayad. Alam niyo ba mga ka-smile na ang bayad sa stay dito, pa-next-stay ka sa work ay 350 shekel. At ang equivalent dito sa peso ay 5,153.65 plus may ibibigay pa sa iyong 100 allowance kahit hindi ka lumabas na equivalent to 1,472.47. So all in all ay 450 shekel. So sa peso ay 6,626.13. Kaya naman wow. Iba talaga ay mas prepare nilang magstay kasi nga ay para makaipon ng pera at marami ding tinutulungan ang mga katulad naming OFW. Kaya naman nakakalungkot isipin talaga na halos yung iba ay hindi na makapag-day off. Lagi nala ang iniisip yung kapakanan ng kapwa nila. Ano ng pamilya, ng mga kapatid at kung ano mga problema sa Pilipinas. Alagaan at mahalin din naman natin ang ating mga sarili, mga kapwa ko ka OFW. Ayan, sa part na ito mga ka-smile ay nadaan natin ang ating mga kababayan na kapwa natin mga Pilipino at kapwa ko mga caregiver dito sa Israel. So maririnig mo ang kanilang ingay, tawanan at pagkikwentuhan. Ayan, so ito yung pinaka parang kanilang stress free, ano, katulad ng ginagawa ko ngayon na nagbabay. So talagang yung iba dyan talaga halos once in a month lang mag-day off at yung iba pa ay talagang ilang months bago makapag-day off. Ano? So napakahirap ng trabaho ng isang caregiver. Ayan, so hindi nyo lang nakikita. Kami dito talagang ramdam namin yung stress sa araw-araw na aming mga trabaho. So katulad nga lang ng aking alaga mga ka-smile ay ang aking case na halaga ay Alzheimer. Talagang walang igil siya sa pag-iyak, ano, sumisigaw, umiiyak. Everyday yan. So, yun yung aking napakahirap at napaka-stressful na trabaho. Samahan mo pa dyan, palagi mo siyang binubuhat. Talagang yung sakit ng likod mo ay talagang kailangan maging matiisip ka. Ganun kami mga OFW. Hindi na namin pinapaalam sa aming mga pamilya kung anong mga nararamdaman namin. Ano? Bagkos, yung mga problema pa ng samahan pa ng problema ng kapamilya dyan sa Pilipinas. Ayan, so pag OFW ko nga, ay ang problema ng kapwa mo, ang problema ng iyong kapamilya ay magiging problema mo na din. Hindi ka na naman may extra mildreta. Dito
Are you a workaholic person? So if you are workaholic, your personality is you are want to be perfectionist, narcissistic person. You try to seek too much attention to the other people, and low esteem. So afraid of making mistake, of letting other people down. You know, staying busy is a trauma response. You try to avoid the painful memories of your traumatic experience. And also, you may find relief in being busy. Ay, bakit papayin ang ilaw? Ay, hindi maganda. Papayin ang ilaw. Sabi ko, 11 lang yan, ay. Wala ko na may 11 eh. Bakit papayin ang ilaw? Yung may ilaw yan. So, pati octopus. Ano daw nila? Friday night nga pala ng time na ito mga kasmile na kami mag-day off. At hindi namin inaasahan na pag Friday ay close yung mga attraction, yung light attraction dito sa Namal. Ano, so tinatawag na merong festival of lights dito sa Namal. Kaya naman na ako yung nag-akit dito sa mga kasamahan ko, sa mga tita ko na dito kami mag-celebrate ng birthday at kami ay magpipicture dun sa mga sea of attraction dito sa Namal. Pero ganito na mangyari. Pero anyways, wala kami magagawa. Pero maganda pa rin naman at marami pa rin kaming picture na naging picture dito kahit na close yung live nitong gabing ito. At nag-enjoy na pa rin naman kami mga kasmile. At ito mga, ginaid ko sila dito kung saan makikita yung mga sea of attraction dito sa Namal. May kakaibang karisma tayo. So ito na nga yung light si attraction dito sa Namal at wala kang ilaw, pero ayan, so ipapakita ko na lang yung mga naging picture namin dito. Ano, so naghihintay namin yung mga kasamahan namin, naglalakad na sila at kabababa lang sa shirut. So papunta na nga ako dito sa mga tita ko kung saan sila naghihintay dito sa amin. Ano, at ito na nga, at naglakad na lang yung dalawa na kasamahan ko. At heto na, papunta kami dito. Dito kami pumunta, malapit sa may McDonald's. Ano. So, may dala na kaming pagkain. So, kami ay kumuha na lang ng table dito sa may tapat ng ice cream. Ano, store ng ice cream area dito. So, ito na nga. At enjoy na enjoy kami sa aming naging travel ng aking mga pinsan at ni Mildred. Ayan, so ito na yung mga kasamahan ko. Ayan, so naka-ready na sila at hinihintay na lang kami. Ayan, so napakasaya talaga pag marami kang kapamilya dito sa Israel. Ano, so pag hindi ka nag-iisa, ito yung pinakamagandang bonding pag kami ay nag-day off na kami ay magkakasama. Kasmile lang naging mga feature namin dito sa Festival of Light kahit walang ilaw, ano, dahil last Friday ngayon, Shabbat. So, ayan, walang pailaw. So, mas maganda kung weekdays kayo pupunta dito at talagang mai-enjoy nyo yung Festival of Lights dito sa Namal. Pero anyways, ito at napakasaya naman ng napakaganda ng mga kuha namin. Ayan, so, ang dami mga aura namin nangyari at talagang napakaganda ng mga naging resulta ng aming mga picture. Ano, at talagang napakasaya kung kayo pupunta dito ng marami kayong magkakasama kasi nga ma-enjoy nyo yung pagpipicture dito.
Nung ako lang mag-isa dito mga smile, hindi tayo nakapagpa-picture ng ganito. At ito na at marami tayong picture, naging picture dahil may mga kasama tayo. So ito nga pala yung mga Festival of Lights dito sa Namal. Pagbuhay yung mga ilaw dito. Ano? So napakaganda nga tingnan at pagmasdan at talagang mag-i-enjoy ka sa attraction na meron dito sa Namal. Sa mga kapwa ko OFW, masasabi ko lang alagaan natin at mahalin natin ang ating sarili. Ayan, marami akong kakilala dyan na halos ay sobra na ang depression. Ano, at talagang halos magkasakit na sila sa pagtatrabaho nila. So, ayan, ingat tayo. See you in my next vlog and thank you for watching!